Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nasaksihan sa damlaglang sa One Western Visayas ang sitwasyon ni Tatay Randy sa Calatrava, Negros Occidental. Ang buho sa isa kadako nga bato ang nagaserbing nga puluyan sini sa pihak sa ang peligro nga pwede madulot sa iya kaugalingon. Apisariyara na subong sa pag-inakop sa iya pamilya. Wala na manininangin upang sa isa ka grupo nga ginpangunahan sang youth development worker nga si Apple Macadaya nga padayon nga hatagan sang bulig si Tatay Randy. Ini nga buluhaton kagang iban panigla nga inisyatibo, tutukan ta. This morning mga kapuso, aton tutukan kung paano balagin tinguhaan sa isa ka volunteer, kag isa ka rescue worker, kag isang iya sining nga grupo sa may Calatrava, Negros Occidental, agud bag-uho ng kabuhi sang isa ka tatay nga naga-istar sa idalom sang madako nga bato. Ari mga kapuso, si Apple Macadaya, rescuer gikan sa Calatrava Local Government Unit. Hi Apple, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Kumusta mga aga? Hi, good morning mga kapuso. Good morning, sir. Okay lang po. Apple, kung ano ka katahom siningaga, bati ko may ara kagin matahom ng istorya para sa amon. Apple, let's talk about kay tatay ginbuligan sa inyo grupo nga tao Gamma Phi o kon Sigma Triskelion's Grand Fraternity. Pila rin siya katuig yung nagapuyo sa idalom sang batuman? Okay. Sir, nang regarding po kay tatay, no, si Tatay Randy po yung pangalan niya. Actually, taga Vergara, Toboso, Negros Occidental yan siya. Kaso, dahil po sa kalagayan niya, parang may nervous breakdown siya. Nakatira siya sa Bato, sir, for almost 10 years na sa barangay Minapasok, Calatrava. So, one of my members, sir, yung kapatid po namin sa fraternity, siya po yung nakiusap po sa akin na kung pwede bisitahin ko daw yung tao na nakatira sa bato. Nang igo lang bala ang iya lawas okay. Na makatulog siya dito. Tapos in, ano namon, damo na mga ano, mga sapat. Damo na, kumbaga, mga antik, mga alumigas. Tapos daw ginakagat na siya, damo siya mga pilas. Sa report ko, Apple, sa One Western Visayas, sadto, daw nakulbaan si tatay, butang nagapanago, ini, nagasuhot, nagaistar sa sulod sa iya nga bato, hindi bala? So based doon sa mga pinagsasabi niya, parang may experience siya, sir, na hinahabol daw siya ng itak, okay. Ganun, tapos nakaka-experience or nakaka-witness siya ng putukan, yun ganun ba? Apple, magluwas sa pagkaon ang iyong grupo nagbayanihan gid no. Ano pa ang mga nagkalain-lain nga gin-extend ninyo nga bulig para kay Tatay Randy? And Apple, I would want to know ano ka importante ginatawag nga bayanihan sa inyong grupo, sa inyong barangay, sa inyong komunidad para kay Tatay Randy. Actually, sir, ano, yung isa sa mga tulong na naibigay po natin kay Tatay Randy. Ano, yung mapagkain niya, gamot, tapos yung mga damit niya. So doon po sa post na nangyari or sa tungkol kay Tatay Randy, pinost kasi sa social media. So maraming yes. Tulong yung social media. Doon po, sir, marami pong nag-extend ng tulong. Marami pong mga private groups na private individual na nag-extend po ng tulong. Pumunta din po doon, nagbigay ng tulong kay Tatay. So pati yung mismong barangay officials po natin doon, tinulungan din po si tatay. Ano, napagkaalaman po namin na kinuha na siya ng family niya. Wow. Nandun na siya sa family niya, kinuha na siya doon. Oo, tapos hindi na siya nakatira sa bato. At instead na gawan siya ng bahay kasi nakita po namin, nalaman po namin na nasa family na siya, yung pagkain na lang niya at saka gamot yung ibibigay namin sa kanya. Apple, napamatudaan naton nga basta gani kita nagabinuligay, hindi gidya maglayo nga may maayo nga resulta nga makita. How do you feel about helping out other people, Apple? Parang nasa puso na ba? Kumbaga, nasa puso na yung ano, pagtulong na walang kapalit. Kasi nga, di ba, as LGBT, minsan po nadidiscriminate po kami. So, yun po yung way ko na kahit ganito po yung pagkatao namin, ay meron po kaming puwang sa mundo. Meron po kaming kayang gawin. So, kaya nga po, sir, yung pagtulong na tinatawag natin, di ba, kung tutulong ka, dapat walang kapalit. Wala kang hinihinging kapalit. Yes. So,
yung simpleng ano lang sir, simpleng tawa nila, simpleng thank you nila, simpleng pagkilala nila sa akin or sa amin sa grupo, isang ano na yun, isang malaking karangalan, isang malaking ano na yun, tumataba yung mga puso namin dahil doon. Kanami, Apple, pamatian sa imo para isayon subong aaga. And lastly, Apple, gusto ko mabatian anong mensahe mo para kay Tatay Randy, kag syempre sa iya sining mga himata nga subong nagabulig na agud siya ang mas mag-ayo pagid kag you know mas ma-experyensyahan niya ang pagpalangga sa matutuod nga pamilya. Go ahead. Kahit anong pagsubok, no, pagsubok sa buhay, kahit anong nangyari kay Tatay Randy behind, no, the story behind kung bakit nagkaganyan siya, huwag po nating pabayaan si yung kapatid po natin, kasi kapatid po natin yan. At pamilya, pag sinabing ang pamilya natin, so kailangan nating tulungan, kailangan nating ibangon the two vowels in the word unity. So the two vowels in the word unity, you and I. Mm. So without you and I, hindi po tayo magkakayo na ito, magkakaisa. Kaya yun po ang dapat natin gawin. Dapat andyan ka at andito ako para magkakaisa po tayo. Thank you. Wow, we love you, Apple. Madam, maging salamat. Thank you so much, sir. Two words, mga kapuso, that would definitely create impact and create positive change sa aton nga mga komunidad. You and I. Maghugpong kita, mga kapuso. Agud ang pagbago ang aton gid mapatigayon. Said? Sa pagbulig, Adrian, hindi importante kung dako man o kung gamay o kung sa sahi sang estado sang aton pagpangabuhi. Ang importante, tudok sa aton tagipusoon nga maghatag. Sakto ginaisid. Magbulig sa kunano lang ang aton masarangan. Aton tandaan, mga kapuso, mas maayong kita ang nagabulig sang sa kita ang ginabuligan. Di ba la? Mga kapuso, sabi ang bahin ang kapuso ta, eksperto sa pagdisenyo gamit ang kahoy, kagangya antique collection, bantayan ta sa bestock, upod di kapuso, Katie Nivilla sa pagbalik sa inyong paborito nga programa, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.